mga friendships, sa flavor, and fruit, Ilocos! Mga pangga, mga friendship, travel goal na naman. Of course, tara na at samahan niyo ako sa aking biyahe dito sa Ilocos! If you want to see beautiful man-made structure, Pauay is the place to go and go loco! Welcome to Pauay! So yung ito, hindi ko alam kung saan, kung ano to. Pwede tayo sa sayaw-sayaw dito. Kaganon-ganon. Ayan po yung Pauay Church sa likod ko. So di ba, ang ganda ng Pauay Church. Mas punta tayo doon. Tara, samahan nyo ako. Tara, punta tayo doon. Ay, malapit na tayo sa simbahan. Tayo at magsisimba at magmumuni-muni. So ito na po ang simbahan. Ayan. Ang San Agustin Church of Pauay ay isa lamang sa mga baroque architectural design ng simbahan dito sa Pilipinas kagaya ng Samolo, Iloilo. Higit na kapansin-pansin ang matibay na pundasyon ng architectural design na ito. Pauay Church was inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1993. So ito naman yung kanila, ribulto. Hindi ko alam kung sino to ang nasa ribulto na to, pero ang sweet ng couple, di ba? Ilocos remains to be one of the top tourist destinations in the Philippines. It is a thriving hub for tourism with high regards for their history. Kitang-kita naman sa mga structured buildings. Kailangan pa ba ng ebidensya? Of course not! And now we are on for our next stop. At excited kami mapuntahan ang lugar na ito. Ito ang Malacañang of the North. Hello mga pangga, dahil birthday ko ngayon, nandito ako. Dahil birthday ko ngayon, nandito ako sa aking isa sa aking mga tahanan. Ito po, nasa likod ko. Dito ako mag-celebrate ang aking birthday sa Malacañang of the North. Wow. Ayun, ang dahan ko mga bisita. Hindi ko in-expect na ganito kadami ang bisitang darating sa aking birthday. So ganito po kadami mga turista ang dumarating dito, araw-araw. So ang dami talaga, di ba? So dito po tayo magpaparegister sa pagpapak natin sa Malacañang Open Board. So magbabayad po tayo ng 30 pesos each para magkaroon tayo ng entrance ticket at makapag-ibot sa buong palasyo. So welcome to the Malacañang Open Board. Ito po yung opisina daw ni President Ferdinand Marcos. Ng time niya at sa presyo mo magkakaroon ng decision sa Ilocos. Upon entry, of course, yung mapapansin una ang portray ni President Ferdinand Marcos. Sunod na doon ang mga magagarang furnitures at syempre yung mga iba't ibang gamit na nasa loob. At higit sa lahat, higit na kapansin-pansin ang mga magagandang chandeliers na nakasabit. Sa linis at sa ganda, very evident na well-maintained ito. So guys, welcome to my home. Ito po yung aking tahanan. So, akit po tayo sa aking kwarto. Ito po yung magbibilak ako ng stairs. Yan, pwede tayong mag-ballroom dancing. Ito po yung mga pictures ni Madam Imelda Marcos and the late President Marcos here. And of course, with his family. Ang ganda talaga ng ito. Ito yung sinasabi nilang Malacañang of the North. Here. Wow, this is the bedroom. Okay. So, here, okay.
Wow, ang sarap dumungaw sa bintana. Sa pagising mo sa umaga, magdungaw-dungaw ka lang dito at sabihin mo, fresh air. Lumanghap ng napakasariwang hangin. Overlooking from the top is the Pauay Lake is also of much similar scenery with the Malacañang Palace in Metro Manila, overlooking the Pasig River. Also in this mansion, you can see the majestic master's bedroom. Wow! On this room, matatagpuan mo ang mga memorabilia ni former First Lady Madam Imelda Marcos kagaya ng a very iconic and imeldific Filipiniana gown na ito. Maganda. Kaya lang bawat touch. Di na-touch ay mo kung touch. Pagka dito ka sa loob, you have to observe museum rules. Do not touch the exhibits. No pets allowed. No food and drinks allowed. And observe silence. Nagpupulong na lang ako sa inyo dito. Dahil sabi ko, observe silence. At dahil lang dito ka sa Ilocos, huwag kalimutang tikman ang kanilang empanada. So ito yung famous empanada ng Ilocos. Okay. Yan pala yung paggawa niya. Tapos pwede ka mag-post na sa inyo, sir. Tingnan mo yung ano niya. Papapaya lang sa inyo, sir. Kasi may egg. Pili ka. Of course, ang pinaka-highlight sa akin was finally seeing the beautifully installed windmills of Bangge and Bolgos. Although medyo minalas kami dahil masungit ang panahon. So guys, we're here at Pagudbod. Ulan nga lang, sayang. Malakas na ng ulan. From only 20 plus windmills 7 years ago to 100 turbines to date and still counting, these turbines supply half of the electricity of the entire province of Ilocos Norte. Masamang panahon dito sa Pagudbod, pero okay lang. Vlog pa rin kahit masama na ang panahon. Carry lang. So guys, we're here at Souvenir Shop dito sa Pagudbod. Ang lakas ng ulan sa labas, so silong muna dito. Habang nasisilaw, namimili pa kami ng mga souvenir items. Ang dami pong mga pambibili dito. Like, windmill na miniature, yung ref magnet, at saka yung mga t-shirts. Dahil walang tigil sa pagsusungit ang weather sa Pagudbod, we don't have any choice but to cancel our remaining activities for the day. But instead, go to our accommodation area and stay. So here at our accommodation area. So, hello. Hi. Hi. Hello, Ria, Jess. Meron ditong swimming pool sa baba. See. So guys, don't forget to hit subscribe and the bell notification if you want to be updated to Hanashi Maganap sa Buhay. This is Eric the Explorer saying thank you for watching.